Hi guys, Mr. J Motovlog here. Ang tutorial na ito ay ituturo ko sa inyo kung paano mag-unsubscribe sa payment ng Tempo after 3 days or bago mag 3 days kasi pag natapos yung 3 days, i-automatic nila na bawasan ka ng 626 pesos. So ang una kong ginawa, dinownload ko muna si app kahit wala pa ako neto. Dinownload ko siya para sa inyo kasi marami pong nag-uninstall nito pero hindi nila alam, tuloy-tuloy pa rin yung payment ng app na to. Scam po yun, kaya dapat i-unsubscribe nyo muna yung payment nyo bago nyo siya i-uninstall. So yan, kasi nag-agree kayo dyan, so pasok pa rin yung kahit i-uninstall nyo siya bigla. Yan, so kinontinue ko siya, hindi ko na rin binasa masyado yan. Then, dito nyo makikita yung mga step by step na gagawin natin. Yan, isinubscribe ko siya. Yan yung mababawas sa card ko kapag ka after ng 3 days, ginagamit ko pa rin siya. So, subscribe. So, hindi ko na pipindutin yan, yung manage na yan. Hindi tayo didiretso dyan kasi automatic na yon. Then, ito yung mga ginawa natin. Nag-scroll muna tayo kung ano nga ba laman na itong Tempo na to. And then siya pala yung mga Minamay Day ngayon sa Facebook. Ngayon yung mga Minamay Day sa TikTok, kukuha ng video, ipapatong yung mukha mo para ikaw yung kunyaring sumasayaw. Kahit na hindi ka magaling sumayaw, parang ikaw na rin yung sumasayaw. Yan, mga guwapings na naka-uniform, maputi. Ipapatong yung mukha mo dyan para kunwari ikaw yung maputi. So hindi na talaga ako masyado naniniwala sa social media na yan. Kasi yung iba minsan peke, hindi naman pala talaga sila yon. So mag-ingat na lang po sa mga pinipindot, think before you click. So yan, click mo yung app na yan and then yan, may manage subscription, click mo yan. And then click mo ulit yung yan, yung Tempo app. Pagka-click ng Tempo app, pupunta ka ngayon dyan. Tapos yan, update, setup, cancel subscription. Click mo yung cancel subscription para makancel na yung iyong payment na 626 pesos. Continue. Pero guys, kunwari, ganito ha, nangyari, na-deduct na sa inyo. Hindi nyo na po siya mababalik sa inyo kasi na-deduct na siya. Yun yung time na ginagamit nyo pa rin yung app after ng 3 days. So wala na pong refund yun. Automatic na siyang deduction. Kaya ingat-ingat po. Lalo na yung may mga GCash. Automatic debit po yan sa card nyo. Yan. Yan. Tinype ko na rin po para yung iba kung hindi nakakarinig na nag-download ng app. Mababasa ito. So, yun lamang po. At sana natutunan nyo kung paano mag-unsubscribe before uninstall this app, guys. Huwag tayong mag-uninstall agad tapos nakasubscribe pa tayo kasi automatic debit yon sa GCash or kung anumang app or anumang payment method yung ginamit natin. Wala namang COD dito, 'di ba? So automatic debit siya sa card natin. So 'yan, pwede kayong maglagay diyan ng ano. 'Yan, ayun. Sorry, I don't need this app. 'Yan yung sinulat ko sabay okay, cancel subscription. Okay na. Yun lamang po ang pag cancel ng subscription para wala po tayong 626.99 na babayaran per year. Bali yearly pala yon yung bayad na yon. So malaki-laki rin yon, guys. So yan, sabay uninstall ko siya. Kasi hindi naman talaga ako gumagamit ng app na to. Gusto ko lang mabawasan yung mga na-scam dito sa Facebook na gumamit ng app na to. Yun lamang po, Mr. J Motovlog signing off. Peace out.